LeBron James, my idol, mukhang pinipilit nga ang Los Angeles Lakers na kuwanin ang all-star point guard ng Nets na si Kyrie Irving. Privately adamant nga daw or sinabi ni LeBron sa Lakers na kailangan pa nilang i-improve ang kanilang roster at mag-trade para nga sa point guard ng Nets. Yan nga mga idol ang report ni Jovan Buha na isang The Athletic reporter. Well, mukhang kasama nga yung mga idol sa usapang extension ni LeBron James at ang Los Angeles Lakers. Nakukunin nga nila itong si Kyrie Irving once na mag-sign ng extension si LeBron. Ngayon nga ay willing na nga sila na ibigay ang kanilang dalawang first round pick. Pero ito namang Nets mga idol ay ayaw na nga. Sabi nga nila ang request nila ngayon for Kyrie ay talent at hindi mga future assets. Nagbago na nga yata ang isipan ng Brooklyn, siguro sa tagal din ang paghihintay nila. At ngayon ay humihingi na nga sila ng mga players na makakatulong sa kanila na mag-remain competitive para nga sa playoffs. Well, for sure si Westbrook ay makakatulong sa kanila. Pero kagaya nga nung nasabit na report nung nakaraan, hindi sila interesado dito kay Westbrook. Kaya nga sigurado ngayon ang team ng Lakers ay mahihirapan ng makuha itong si Kyrie. Pero nga mga idol, para sa ating next balita ay pag-usapan nga natin ang hinihingi daw na itong team ng Utah Jazz sa team ng New York Knicks. Sabi nga ni Stephen A. Smith, gusto daw ng Utah Jazz si RJ Barrett at 6 na first round pick para nga kay Donovan Mitchell. Well, sa totoo lang mga idol ay talaga namang napakaraming hinihingi na itong team ng Utah. Parang mala Brooklyn Nets pala ito. Pero nga mga idol, ang nakikita ko ngang dahilan kung bakit ganyan ang inihingi ng team ng Utah Jazz ay dahil napakadami nga nilang nakuha for Rudy Gobert. 5 first round pick ang binigay ng Minnesota Timberwolves for Gobert. E paano pa kaya kay Donovan Mitchell? Kaya nga ganyan ang requirement ng Jazz. Kung si Gobert 5 first round pick ang nakuha namin, e paano pa itong si Donovan Mitchell na aming superstar? Siguro nga mga idol, ganyan ang pag-iisip, ang thinking ng team ng Utah Jazz. Pero nga mga idol, ngayon ay punta na tayo sa ating panghuling balita na patungkol nga dito kay Andrew Wiggins. Well, nagpasalamat nga siya dito kay Steph and Draymond at sa kanilang lahat nga daw dahil very encouraging at motivating nga daw sila para kay Wiggins. Marami nga daw silang ginawa para sa kanya sa iba-ibang paraan. Palagi nga daw siyang kinokorek neto mga players na ito kapag nagkamali siya. Pero kapag may ginawa ka daw maganda ay talaga namang pupurihin kanila. Marami nga daw silang tinuro dito kay Andrew Wiggins on and off the court. Kaya nasabi niya ay cherish those guys. Yan nga mga idol ang pagtanaw ng utang na loob neto ni Wiggins sa mga superstar ng Golden State. At mukhang na-appreciate niya nga ang tulong na ginawa nila para nga sa pag-i-improve neto ni Wiggs. Hindi lamang mga idol sa court pati na rin off the court. Pero nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!